Sayang. Sa loob. Yan po ang simpleng rest house po namin. Pasok tayo. Yan. Napakasimple. Pasok po yan ho lahat. Yan. Half concrete ho siya. Yan po ang tinatawag namin lang po. Ito po yung isang bedroom. Ayan. Ayan po siya, mayroong mini altar. Di pa po tapos. Hindi pa po siya nalagyan ng kesame. Gawa nung inabot po kami ng pandemic. Pinakasala niya. May konting entertainment. Ano lang po. And then, ito na po yung kusina. Ayan. Maliit lang ho. Saktong-sakto lang ho sa ano, maliit na pamilya. Ito yung banyo. Ito na po yung exit natin. Palabas ho. Kung ginamit na mga material sa bahay namin, lalo na itong mga kahoy, ay tanim po ng husband ko nung siya elementary pa. Ito po, ito po yung continuation ng aking unang video. Sa nabanggit ko nga po, itong mga materials na iba na ginamit dito sa bahay ay mga pinanim po yan ng husband ko, mga mahogany tree na nung maliit pa siya, elementary grade po siya, nung una ay parang laro lang sa kanya kasi yung mga spaces na pinagtaniman is maliliit lang po yung space bawat puno, pero ito po, nagamit na po siya namin. Kung kailan nag-asawa siya, napakinabangan na po namin. So yung ibang materials naman po na ginamit namin sa paggawa nito, as you can see, kawayan po yan. Kasama din po yan sa mga tanim po nila ng husband ko po. So, yung ibang materials po na ginamit namin, yun po yung pinili namin yung mga yero. Sa kabuuan naman po, sa tansya ko, including na po yung labor, tsaka yung mga tiles, yung ibang gamit po sa loob ng bahay, inabot din po kami ng 80K. Yung additional video po. So, ito po yung paligid namin. Nung una po, yung place na to, puro lang po ito, hindi mapakinabangan, puro yung may mga puno-puno, kaunti. Yung ganun, puro damuhan. Hindi talaga siya napakinabangan. So, ang nangyari po, pag nung dumating
dumating ho kami dito, nag-design ho kami mag-asawa na maglagay dito ng rest house para may mauyan din mga bata pa nata. Ito po yung nasa paligid po namin. So talaga mapifeel nyo po yung buhay probinsya ko. Kung di nyo naitatanong, mga more than 20 years na rin po ako sa Maynila na nagstay. So after kong mag-asawa at nagkaanak ko, mas minabuti po namin umuwi ng probinsya. Pero yung husband ko po, nasa Maynila pa sa ngayon, doon siya nagtatrabaho. At ako naman dito, kasama yung mga dalawang anak namin. So, ito po yung paligid namin. Ayan, puno ng suha. Sa ngayon, nag-iisa na lang po yung bungang natira. So, ayan po. Meron siyang bunga. Ayan, nilagyan ko ng plastic. Binalot ko ng plastic kasi malapit lang sa... Tawag din sa bakura, sa yung bunga ay malapit lang ho sa pader. So, madalas may nangunguhang mga bata. Kasi weekends lang ho kami dito gawa nung... po yun sa may bandang likuran. Ayan, nag-replan ho kami. Actually, kanina lang ho nag-replan kami. Dito, mayroong okra. Dun sa gilid, mayroong saluyot. Ayan po, ano nga ba? Alugbati tawagin sa amin eh. Tapos, ayan, luya, siling bell pepper, tsaka yung puno ng mga papaya, ayan, yan, puro mga tanim ko na hong yan. Typical ho na buhay probinsya ang makikita niyo ho dito. Ayan yung mga puno. Ito po yung paligid namin. Yan po yung bahay. So, ito po yung ginagawa ko dito pag weekend. Kahit pagod sa trabaho, ito yung nagtatanggal ng pagod ko. Ayan. May mga puno ng talong ho kami. Kaya lang sa ngayon, kakarvest lang kasi namin. So, yung natira ho, iilang piraso lang na maliliit. So, ito naman po, yung mga puno ng bulaklak ko. So, ito ho yung paligid namin. Talagang inoccupy na lang ho para mapakinabangan. Yan ho yung mga nagbibigay ng kasiyahan sa ngayon sa amin. Yung mga puno, mga bulaklak. So, sari-sari hong makikita mong puno dito sa amin. Puno ng langka, rambutan, mangustin. Ayan po, may dragon fruit din kami, kaya lang mga maliliit pa ho. Tapos ito yung mga bulaklak, bougainvillea po. Sorry sa mga sinampay ho. Yan, yan hong nakapaligid dito sa amin, sa bahay namin. So, typical pong buhay probinsya yung nandito sa amin po. So, yan po yung paligid ng bahay namin. Hope makabigay ho ng inspirasyon sa inyo. Lalo na sa mga nag-uumpisa ho na magsimula ng buhay, pamilya, no? Kaya ho natin yan paunti-unti. Unting ipon. So, ayan. Yan po ang happiness namin. Ma'am, thank you very much po. At naway naka-inspire ho kami sa iba. Maraming salamat po.